Pulutin, yung tagihawat ko may forever. Hindi na tayo voice over kasi wala nang naghihilik. Hello guys, welcome back to my channel. It's a cold blooded love, it's a cold blooded love. Let us break each other's heart. It's a cold blooded love. So for today's video, ang gagawin kong makeup look is ang gagawin kong makeup look is Instagram body makeup look. Instagram body makeup look. Kung hindi nyo alam kung ano yung makeup look na yun, maglalagay ako ng mga pictures dito. And sana yung mga pictures na yun eh magaya ko. Diba? Kung hindi man magaya, sana kahit medyo kawin. Okay, let's start. So ngayon, ang gagamitin kong moisturizer is Top O. Nag-i-spray lang ako. Nakalimutan kong maglagay ng sunscreen. So for my primer, alam niyo naman ako ano yung ginagamit ko. Itong Air Cotton Makeup Base from the Face Shop. Huwag na natin ulitin yung mga maling ginawa natin dati. Konti lang. Tama na ba yun? So for my foundation, ang gagamitin ko ay itong Fit Me Matte Plus Poreless Foundation in the shade 220 or Natural Beige. Saktuhin lang natin. Dito ko siya ilalagay. Sana hindi bumubos. So ayan. Ang dumi. Ang dubyo. May drawing. So, magbe-blend na ako using my stippling brush. Dahil dito sa Fit Me na Maybelline, nalaman ko yellow undertone pala ako. So, after ng foundation, ang gagamitin ko namang concealer para dito sa eye bags ko or itong dark under eye ko or dark circles, lahat na, is itong Focalure Face Liquid Concealer in the shade 03 Beige. Ngayon ko palang ito gagamitin, best. Iniisip ko ba, maputi na naman siya. Pero kahit anong nangyari. Kuntian lang natin. Kasi feeling ko maputi na naman siya sa akin. Ang gagamitin kong pang blend is ito. Madumi ko pa rin beauty blender. Nag-iingat na po ako ngayon. So once you're done with your concealer, next natin is itong Nichido Loose Powder. Yung shade nitong akin is Pink Glow. Tak, tak, tak. Napapansin ko pala, ang trending ngayon is yung
following kineme-kineme, yung ginagaya nila yung makeup ng, kung paano mag-makeup yung ibang makeup guru sa iyo. Gusto ko siyang gayahin kasi iniisip ko. Kailangan kayong bigyan ng credits yung ano, gagayahin ko. Or kailangan mo na humingin ng permission. Kasi kung hindi, parang gusto ko siyang gawin. Kasi di ba? Nalaman lang kung bagay ba sa'yo yung ginawa nilang makeup. So, after ng loose powder, hayaan muna natin siya dyan sa mukha natin para mag-set. Then, diretso na tayo sa kilay. So, ang gagamitin kong pang kilay is itong Deep Brow Pomade na fake na Anastasia Beverly Hills. Kasi, napansin ko, itong fake na pomade na to, super pigmented niya as in. Eh, kung mapapansin niyo yung mga feature na pinakita ko sa inyo, ano niya, di ba, sobrang langak. Ano yun? Pakak na pakak? Or sobrang bongga yung kilay nila, di ba? So, gusto kong i-achieve yung kilay na yun. Yung palawan. Try natin. So yan, i-blend ko lang siya papunta dito sa harap para medyo light yung dito banda, hindi yung mukha tayo pinentel pen yung kilay. Tama ba pinagagawa ko sa buhay? Pero masusolusyon ang tanang muka. Gagamitan ko ng concealer. Pwede na sa kanyang. Sabi ko nga diba, wala pa kailangan na ng kilay. Grabby! Lagi nyo ba naririnig yan? Ako ba trip na ako dyan na? Lagi ko na naririnig yan dyan sa camera. Grabby! So tapos ko na itong isang kailay ko. Pero sa akin okay na yan. Medyo wetted up area pero sige okay na yan. Sabi lang na palaban, di ba? Sobrang mong may makapal na kilay, di ba? Maisip mo, makaharap mo ng palaban ka. So, tatapusin ko na itong kabila. Medyo, papabilis na lang natin para hindi sayang sa oras. Ba't mas matino ito? Kahit makapal siya, matino siya. Once natapos ka na dyan sa palaban. So once natapos na ako dito sa palaban kong kilay, best. Lipat naman tayo sa eyeshadow. Bayan! Lipat naman tayo sa eyeshadow. So ang gagamitin kong eyeshadow is from Pop Pill. Ito yung tsura ng eyeshadow palette. Nudes pa rin. Pero cute kasi. Maliit lang siya. Madaling dalahin kahit saan. Napansin ko dun sa mga makeup look na ningnang ko. Medyo matte yung mga ginamit niyang eyeshadow. Or nilang eyeshadow. So, and more on brown. Gaya ng dati, gagamit tayo ng mga brown shades ng eyeshadow. Pero ngayon, mas bongga yung pagkakalagay. Hindi katulad dati na medyo light lang. For my face, ito ang gagamitin ko. Ayan!
Then, in-next ko tong shade na to. Half lang. Then, last, itong nasa may bandang baba. Then, katulad ng dati, kukuha ako ng ibang brush. Then, yun yung gagamitin kong pang-blend ng eyeshadow. Kung mapapansin nyo yung ibang makeup look na nakikita ko, may mga shimmer din sila dito. Minsan dito sa inner corner ng mata and dito sa may banda dito. So, gawin na din natin kasi parang hindi ako masyado satisfied kapag ito lang yung nasa mata. Ang gagamitin ko is ito. Kung napapansin nyo, medyo nag-dark yun dito ko. Nilagyan ko na din siya nitong black para medyo mas tumingkad yung kulay niya kasi masyado siyang maputla para sa akin. Ito na lang pa nang gagamitin ko sa tear ducts ko or dito sa inner corner ng mata ko kasi masyadong yellow yung isa bes. Ang layo ng kulay niya. Then yung dark na ginamit ko kanina, yung ito, lalagay ko siya dito sa ilalim ng mata ko. Tapos alam niyo yung ginagawa ng ibang mga kung nanonood kayo ng mga parang makeup tutorial sa Instagram, yung mga 1-minute makeup tutorial nila dito. Mga mabilisang tutorial. Yung iba, diba, gumagamit sila ng tape para bongga yung pagkaka-eyeliner nila. Or yung liquid eyeliner nila. Sobrang grabe yung intense yung alam yun. So, gagawin natin ngayon yan. Bahala na kung matanggal yung loose powder sa ilalim ng mata ko. Ito lang yung gagamitin ko. Clear tape lang siya. Then, para hindi masakit sa mukha, ang gagawin nyo, bes, huwag nyo dediretso yung pagkagupit sa tape eh. Didikit nyo agad. Te, masakit yan. Lalo na kung may buhok kayo dito sa mukha. Basta yun na yun. Ang gagawin nyo para mabawasan yung pagiging sticky niya is didikit nyo muna siya sa ganito. Or kahit saan dyan, sunyos kayo kayo. Tsaka nyo tatanggalin ulit. Yan. Hindi na yan sobrang sticky na kulang na lang tuknapin yung mukha mo. Then ilalagay ko siya dito sa ilalim ng mukha. Para pag nilagay ako ng okay, sakto. Yan. Yung kabila din syempre para pantay, diba? Ang mag-isa lang. Ang mating sa baba. Kukunin ko na yung liquid eyeliner ko, then magtutukin na tayo. Or mga liquid eyeliner. Mga liquid eyeliner nila sobrang pack. Itatry din natin yung gawin. Tingnan nga muna natin kung effective talaga yung pag-take it. Okay naman. So gawin din natin sa kabila. Ang pangit talaga ng fake na eyeliner. Ang glossy niya, oh. Okay na siguro yun. Tinggalin na natin. Kasama na loose powder. O, diba? May kasama loose powder. Once you're done with your eyeliner, ang ina-next naman natin is ang ating kulit mata.
So, itong false eyelashes ko, may isa lang to. Kung ano yung gagamit ko last time sa mga makeup tutorial ko, yun din yung gagamitin ko ngayon. But this time, since manipis lang siya, ang gagawin ko is, dodoblehin ko. Sa isang mata, dalawang false eyelashes ang gagamitin ko. Para mas kumapal. Magsasabayin ko na silang hipan. Para mas mabilis matuyo. So, ayan siya. Nalagay ko na yung isang false eyelashes din. Ilalagay ko naman yung pangalawa. Ayan, guys. Dalawa na sila. Hindi mo yung mabigat. Pero, mas kumapal yung pilit na talaga. Life hack ng mga walang pera. So, pagkatapos natin sa false eyelashes, maglalagay naman ako ng Lichido pencil eyeliner sa aking waterline. Nandun pa rin ba sa Instagram ba yung makeup look? Parang full page na ata. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. Now that we're done with the eyeliner, ang next is tatanggalin na natin ang loose powder sa mukhang ito. Medyo maliit naman na siya, no? Mas ka na lang. Mahal kita. Mas ka na lang. After that, magko-contour na tayo. Yun pa rin yung gagamitin ko. I-highlight yung mukha ko using ito ulit yung ginamit ko kanina. Oo nga pala, Everblend na pala siya. O diba, bongga, para ka lang pinabayaan ng nanay mo sa bilad. Tapos nagmantika yung pang. After natin i-highlight yung buong mukha natin, gagamit naman ako ng liquid lipstick from Detail. Trinay ko ito nung walang makeup. Para akong may sakit. Tatry ko siya ngayon kung maganda ba siya. Parang ganyan pa rin. So ito. So ito, next experiment. Papatungan ko siya ng lip liner from Detail din. Ano pa ang shade nito? Ang shade niya is Ethan. So yan, tapos na yung buong makeup ko. And hindi pa ako masyado satisfied. So, aayusin ko yung buhok ko. And baka maglagay din ako ng contact lens. Papakita ko pala sa inyo. Maglalagay ako nito. Itong hair extension siya from Zelle Hair. Human hair and synthetic. Matagal na to sa akin siguro. Nung college pa ako. Nagamit ko siya pang gala lang. Ito, dalawa siya. Isang medyo blonde. Medyo brown. Pagsasamayin ko siya din, i-break yung buhok ko. Tapos, magpapalit na din ang damit. Guys, ito na yung final look ko. Sorry, medyo sinipon ako doon sa contact lens. At sumakit ng very, very light yung mata ko, guys. Tingnan nyo, namumula.
itong isang lang ito. Isang mata ko. Kasi naman, hindi ko pa nare-release. Trinay ko na. Na-excite ang lola mo. Ayan. Nilinis ko naman. Ayan. Okay yung kabila. Ito lang talaga bad trip. Pero okay na siya. Delete na ulit. Contact lens pa more. Sinama ko lang. Esensya na ako magulo. Kasi maikli yung buhok ko ngayon. Nagawa ko na to dati eh. Mahaba yung buhok ko. Medyo kasing haba nitong extension. Kaya pag tinirintas ko, maganda tingnan. Ngayon kasi sumasabog siya. Kaya palakihin na lang natin. Kung nagtataka kayo, bakit di ko yung naangat tong kilikili ko. Nakatago dyan yung Yamashita's treasure. So, ayun guys. Ito yung final result ng ating Instagram body makeup look. Nakopya ko pa. O mas nabonggahan ko pa. Kung hindi, ganun talaga. So, kung nagustuhan nyo itong makeup look na to, just give it a big, big thumbs up. And kung gusto nyo pa makita na iba pang makeup look, mag-suggest lang kayo using our comment box. Then, don't ever, ever forget to subscribe. Kung gusto nyo ma-notify every time na magpo-post ako or mag-upload ako ng new vids, just click the bell button. So, ayun lang guys. Thank you again for watching. See you again next time. Bye-bye. Thank you. Love, love. Trouble, 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 hey.